Diba? Ang tawag mo sa pinipa, ang tumatanda niya. Pero, feels, happy lang. Blessed na, sige ba nagsama sa akin sa araw pa? Hindi daw lahat tumarap sa ating taon. Sabi ko, ayaw mo ba? Sabi ko, happy naman to, have 10 years in this industry, so... Tsaka yung music mo, medyo... Ayaw ko lang ha, pag mabag ka 10 years, parang thank you, Lord. Kasi it's... Hindi naman ako pang, diba? So, very happy na tumagal lang ang dito. Tsaka yung songs mo kasi timeless naman siya eh. Sana tama yung manager ko na tatagal lang ang aking music. Kahit yung legal na pwede pa. So, ano po kayo yung ventures na parang balak yung gawin beyond the 10 years in the industry? Una, thank you na alam mo ang aming family restaurant, Mr. Poon. Sa mga kumain na sa Mr. Poon, thank you. Magaling talaga yung dati ng magluto. Yung question mo na pa mga venture, I think si Maricarmen is, nakikita ko kasi siya na lagi siya pinipressure niya sarili niya mag-tapusin yung final draft ng kanyang solo book. So, di ba meron kami yung book niya na parang kami mag-asawa, 10 things we fight about. Sabi ng ABS, certified bestseller raw siya sa national, I'm not sure, but I'm happy. Tapos, meron ngayong draft na ginagawa siya kasi nga, parang si Erickson, yung manager namin, sabi sa kanya, parang ikuwento mo yung life story mo. So, I think this, our second book, which is her solo book lang, I think is about second chances in life. So, tinatapos niya ngayon na book na yun. So, isa yun sa mga bagong ventures na papasukin ng aking asawa na siguro taga-support na lang ako sa iyo. Tsaka yung chocolicker cakes niya, tuloy-tuloy pa rin. Okay naman, maraming ang adik sa chocolate cake niya. So, I think we're slowly moving. We might open in Green Hills. Ngayon, meron kami talks in Green Hills na baka sa Virabol mag-open din yung chocolicker cakes niya. So far, puro kasama ko. Itinuturo ko kasi siya eh, kasi di ba medyo sa showbiz kahit ba ano, medyo hindi wala siya ng soft na medyo mabigat, di ba? So, mas nakaka-negosyo siya ng forte. Yun pala. Ako ano ba? Pagkatapos ito, wala pa akong plan. Pero usually, people say I might go to food. So, di ko lang si Papa pa. Tumanda pa siya. He's already 79, by the way, si daddy ko. So, malakas pa, araw-araw nasa Mr. Poon siya eh. So, very, very strong. But, hindi ko lang, pag binigay pa niya sa akin, magluluto ba ako? Hindi ko lang eh, hindi ko lang kung ano mangyayari. Pero, baka. So, yun pa lang ating plano sa akin. Thank you. Alright, any more questions? Mukhang nakaka-exam naman yung video mo niyo. Branch, no? Oo. Tsaka yung spot, yung ipinag-usapan na ibigay sa akin. Michelle, maganda yung pwesto kasi tahanan ng tayo. Okay, any more questions, especially about the concert? 10 years, like you said, is a long time. Yeah. Same time. Well, I celebrated the happy year, that's okay, right? But, reinventing yourself, on and off, what more can you want yourself your audience? What do I want? Question, pero... Yeah. Well, kahapon, nag-dance
sa nag-dance session kami. Pinakita ko nga sa director ko si John Pratt, si tao siya ng tama eh. Sabi niya, oh! Sabi niya, medyo nakakainis niya. Ganito siya nga. Oh, bakit kainis? Kasi daw, wala daw siyang taping the whole day. Nasa bahay lang siya. Hindi daw siya na-inform ng tama na gano'n pala ako dancer siya. So, gusto niya ako mapanood kasi nga aayusin niya yung aking mga dancers. But, you know, I've always been a fan of Bruno Mars. Hindi naman sinasabing magagawa ko yun. I don't ever think I'll be able to do what he does. Pero I've been already thinking for about 2.5 years na ang saya siguro kung isang buble ay magkaroon ng parang bandang parang may synchronized movements. But it's very difficult. Actually, medyo nag-give up na ng konti. 2.5 years I've been trying to find from the conservatory, mga people na tumutugtog ng trombone pero sumasayaw. Medyo mahihiya talaga. So, but I'm trying. So siguro sabi ko, bago yun, ako muna siguro. So kahapon medyo kalawang talaga. Hindi ako dancer, di ba? So we're trying. So itong sa show na to, we'll show a little bit of synchronized movements. First time ko pala to work, although kilala ko na for like 15 years sila maneuvers, sila John Supan of maneuvers. Mga dancers ni Galing B. By the way, he's doing very good ngayon. He's very nice. But first time ko sila makasama, minikwento ata ng fan na nanonood sa akin. It's a lagi kami babaeng dancer, but ay mo lalaki naman na nakasuit lahat. So my dancers this time, for the very first time, are all male. Walang female, and they're all in suits. So yun yung medyo tinatayporan. The other thing na hindi ko pa nagagawa for 10 years, I quit U-turn, yung acoustic band, to do original songs. Oh, which is very weird kasi hanggang ngayon, hindi ko pa nagagawa yung original songs. Tama-tama, itong Star Records. I've been with MCA for like 5 albums, and then you are on 2 albums. The last album was with Star, with Richard, yeah. Ngayon, they signed me up, sabi na Richard, sige, we're open na to have you make a full original album, 6 songs, EP, parang akala ko live. Hindi ko sure kung live ba, but if it's a live album, but inalawa ko to have a full original album this year. So ako parang, sa wakas, tagal naman ang 10 taon, di ba? Tagal na hinihintay ko, pero thank you, Lord. Given your genre, have you ever thought of maybe moving across from it for some time? Given the 10 year that you've spent looking at the genre for a specific audience? Moving, hindi ko sure. I think the movement might be, sabi ni Jonathan Marano sa akin, which is the star. Sabi niya, Richard, alam mo si Buble, di ba sumikat siya? Yung first concert niya, di ba, puro Sinatra talaga eh. His second concert, sabi niya, if you notice, na gumawa siya ng hit song niya na Home, tsaka Everything. Sabi niya, it's not fully standard eh, parang may pop feel na. So, sabi niya, Richard, that's what I want to do for you. Dito sa album mo na 6 songs na all original is, kinilang ka na ng standard eh. Let's make some original songs na medyo may pop, ano na, may pop leaning na siya. And I think the 6 songs are mostly wedding songs, love songs. Parang pangkasal na kanta. I love, mga pro love about love. Oh, tapat yun na. Oo. Sana, oh, gamitin ang mga pangkasal. So yun, sa'yo yung coming up with the album for the June wedding pa? Baka hindi kasi actually ang plano ko pagko-concert dapat nag-release na ng baka isa o dalawa ng single lang sa digital. But I think medyo masikip yung schedule. So probably within the year I think malalabas yung mga original. So yung frustration ko na to write original songs kaya pa paano ngayon magbibigyan. And in the future also, alam mo minsan may kung napapansin niyo sa social media, meron din akong site, I want to be private. So, I also like writing for other people. Okay lang sa akin, kung bawa sumikat yung isang song ko sa ibang artist, okay lang naman sa akin. So, meron din akong site na yan. Meron akong mga nakaipon na mga kanta na para sa ibang tao. Hindi ko pa lang nilalabas. So, I want to pursue that in the future na kung pwedeng ibigay sa
iba-ibang tao. Happy naman ako doon, pwedeng mapagbigyan. Thank you. Okay. Any more questions? Laya, sa sobrang sarap ng bibig kong anong mga nakain ko pagkain, sarap na siya. Oo, sinara na lang ng pizza ko kasi ililipat na. But anyway,